Welcome back to my YouTube channel, mga kahusay. Mga kahusay, naranasan nyo na bang tumirik habang bumabiyahe kayo? Yung pagtirik nyo, hindi naman siya talaga totally huminto. Ang tendency kasi nun, kapag dating mo sa stoplight, pag neutral mo ng iyong motor, biglang huminto. So ito, mga kahusay, tuturo ko sa inyo ang isang dahilan kung bakit nangyayari yon sa inyong motor. Sa experience ko, mga kahusay, may mga pinalitan na akong parts sa aking motor. Kasi ganun talaga yung nangyayari kapag umiinit yung kanyang makina. Halimbawa, isang oras na siyang bumabiyahe. Kapag umiinit siya at huminto ako sa stoplight nang naka-neutral, bigla na lang namamatay yung kanyang makina. Ang una kong ginawa, mga kahusay, nagpalit ako ng CDI. Kasi ang akala ko kasi delayed yung takbo niya. Ang unang akala ko CDI yung may problema. So napatunayan ko dyan na sa tinest ko, tapos inobserbahan ko siya. Kasi bago pa lang naman yung ating unit eh. So base sa aking pagsisiyasat, nakita ko kung anong problema nung aking unit na motor. So ito, papakita ko sa inyo at aking gagawa ng solusyon para ma-resolve ako yung problema. Ting motor, mga kahusay, bago siya. Kaya nga nagtataka ako sa kanya bakit siya humihinto kapag umiinit yung engine niya. So bali yung nalapalitan ko na to ng racing CDI. Kahit nung hindi pa ako nagpapalit ng CDI, ganun na talaga siya. Malakas naman yung kuryente. Ang problema nga lang, kapag umiinit, humihinto rin yung kanyang makina, yung pag-andar niya. Pero mabilis naman siya pandarin. Ang inaano ko lang kasi yung dapat pag hinto mo, hindi mamamatay yung makina. Yung valve clearance niya, okay naman yung valve clearance niya, 0.3, 0.5 yung kanyang intake tsaka yung exhaust. Tapos yung carburetor niya, na-timing ko na rin, nakaset na yan, kaya ginuhitan ko yan tsaka yung to sa ilalim sa area niya. Maganda naman yung andar. Testingin ko muna, tapos tatanggalin natin yung tanke at yung upuan, kasi may papalitan tayong pyesa dito sa loob na mahinang klase siguro tong pyesa na to, kaya ganun. Ngayon ko lang na-experience sa kanya yung kapag umiinit, kahit yung bago pa. Ang inaakala ko kulang siya sa break-in. So ngayon papalitan ko na siya ng isa pang pyesa para maging okay na. Start ko muna, mga kahusay. Ito yung ating papalitan, yung kanyang itong kanyang ignition coil. Ito. Ayan. Kasi nung sinubukan ko na nagpalit ako ng racing CDI, ganun pa rin kasi yung naging performance, yung naging problema ko. So nung nag-rides ako at nung mainit na yung makina niya, ang ginawa ko, tinanggal ko to. Ito. Tinanggal ko siya. Tapos tinesting ko yung kanyang kuryente. Manipis yung kuryente. So tapos nagpuputol-putol. Pero pag binirit mo siya, lumalakas. So hindi na rin naman to sa stator, kasi bagong motor to. Yung stator niya, hindi naman siya naka-primary at naka-battery operated na rin yung CDI nito. So sinubukan kong i-test. Ayun nga, naging problema. So papalitan natin to. Kahit naman anong brand ang ipalit mo dito, basta universal yung iyong ignition coil na ipapalit. Tapos pang ano siya, pang carburetor. Kakalasin ko muna to bago palitan natin ang ignition coil. So ayan, nakalas na natin, mga kahusay. Ulitin ko, bagong unit to, mga kahusay. Kung ma-experience mo to sa yung bagong motor, nakatulad rin ito sa akin, post-rad, naka-post-rad siya, post-ride type yung kanyang makina, baka makatulong tong video na to. Ito yung aking ipapalit, universal ignition coil. Yan, Apido brand. Kahit anong brand pwede sa kanya, kahit anong klaseng ignition coil, basta pang carburetor lang. Titestingin ko rin to pag kusay. Itong Apido brand na ikakabit natin, original to, galing Caloocan.
So mapapansin mo dito, mayroon siyang manufacturing date sa likod. Ito, yan o. May 30, 2021 siya ginawa. So magandang klase ito. Pwede rin namang gumamit kayo ng mga universal na ignition coil na kahit hindi siya ganitong brand. Basta universal na pang carburetor. Ayan at ating ikakabit na itong ating ano. Bali ganun din ang posisyon. Yan, nakaganyan din yung ating ignition coil. Kabit muna natin. Kakausay at ikakabit na po ni Kia ng ating ignition coil. Ikabit lang natin itong mga kahusay para ating masubukan kung malakas na ang ating kuryente. Ayan mga kahusay. Malakas ang kuryente. Ayan at okay na. Na i-asinta na natin, na ipagkabit na natin yung dating spark plug cap. Magsasabay din ako dito ng Eagle Eye para sa underglow nya. Kulay white lang tong aking ilalagay. Yan, dito sa ilalim. Para sa gabi maliwanag yung ibabaw ng makina. Kung ganito rin yung problema sa yung motor kausay at ganito rin lang yung motor, hindi talaga may iwasan na magkaroon tayo ng mahinang klaseng parts, lalo na sa mga electric parts katulad nito. Bali sa ignition coil na yon, first time ko din lang kasi nagpalit niyan, kasi yung ibang mga naging motor ko hindi ko naman pinalitan talaga yan. Ngayon lang ako nagpalit kasi talaga nawawala yung kuryente niya kapag mainit na yung kanyang makina. Parang bumababa yung minor tapos diretso siya mag-off na. Pero pag ibinuhay mo na at nirevolution mo, nabubuhay naman siya.